Good day mga ka-Fixit! Welcome sa panibagong episode ng Fixit Dennis! So medyo malungkot ako ngayong araw. Oh, mga ka-Fixit, malungkot. Kasi may problema sa CBR. Ay. Ilang araw na rin kasi na medyo maingay yung sa clutch side niya. Kasi 100,000 na rin yung tinakbo ni CBR. So, ayun. Kailangan natin siyang ipagawa. Meron na lumalagapak sa loob. Tapos kapag ka nag-decelerate ako, at saka yung sudden acceleration, may maingay din. So, yung ingay niya kakaiba, mga ka-fix it. Parang helicopter. Tapos pag pinipisil ko yung clutch, nababawasan. Noong una, nawawala-wala. Ngayon, nababawasan na lang. So, maingay na talaga. Dito tayo sa ano, sa maaasahan natin na trusted na seller ng mga Honda parts at saka ibang mga parts na rin ng ibang mga motor. Tapos meron din siyang magaling na mekaniko, si sorry, nakalimutan ko mga ang pangalan niya, mga ka-Fixit, pero ipapost natin yan. Matagal na rin ako nagpapagawa rito, maraming beses na rin. So, emergency call ito. Nag-inform naman ako sa kay Sir Caloy, no, na papunta ako sa kanila. Pumayag naman siya. Kahit na busy sila. So, kung gusto niyo puntahan si Sir Caloy, mga ka-Fixit, malala na sa mga ka-CBR natin dyan, dito lang siya nakatira sa, ano, sa San Valley, Paranaque. Ito, sundan niyo lang yung, ano, yung tinataha kong landas ngayon. Landas talaga. So, kung nagre-register yung tunog niya sa ano, sa camera, marinig niyo, iba na talaga yung tunog ng aking makina, mga ka-Fixit, no? Mamaya, ilalapit ko yung camera sa makina para marinig ninyo. So, kontakin lang natin si Sir Caloy. Sabihin natin na nandito na tayo. So, ito yung bahay niya, no? Yan, yung malaking White House. So, mga ka-Fixit, paparinig ko lang sa inyo yung tunog ni CBR ngayon bago natin buksan. Parang hinahalo kay ubi sa loob. Press ko pa yung clutch. Patayin na po natin, nakakaawa na sa CBR. Ito, binubuksan na ni Sir George yung makina ni CBR. Malalaman na natin kung bakit siya maingay. So mga ka-fix it, si Sir George, yung magaling na mekaniko to, lalo na sa mga ano, sa mga big bike. Yeah, maraming mga big bike na dinadala dito para ipagawa. Pabiring nga pa eh. BAM! Yes, eh.
Pag clutch housing, clutch housing din. Pati bearing. Oh no! Sige, tingnan natin. Bearing mo sira oh. Tingnan mo. Shit. Tingnan mo bearing mo. Biro lang ito pare. Oh no! Putik yan. So, hindi pala housing. Big housing din meron din. Meron din problema housing. Tingnan mo ha. Meron din housing mo. Oh no! Tapos yung bearing ko, ayan, durog. Yan, sa loob yan ng bearing, di ba? Hindi mo yung may labas dito. Kaya, bibiyakin natin yung gitna. Diba, baba makina, bibiyakin natin yung gitna. Para lang makuha yan. Oo, yung bearing. So, yung mga ka-fix it, ito pala yung nagkukos ng matinding ingay. Oh. Bukod dun sa clutch housing, ayan, makikita nyo po yung bearing. Natanggal na yung bulitas dun sa kaha nung... Kulang na, oh. Kulang na siya. Oh. Bearing. Hindi so, ano yun? Ano yun, sir? Yung ibang bulitas niya, pumasok na sa loob? Oo, pumasok na yun. Kaya mas delikado ngayon ang kondisyon ng motor mo kasi makina mo pala. Dahil kumalat na yung bulitas, mamaya pag kumalang sa mga gear doon, ng mga garnahe, yun. Oo, baka mamaya mangipin doon, kumalang sa doon. Oo. Tapos habang tumatakbo ka ng matuloy. Marami sisirain. Oo, damay-damay yun. Mas malalo yung pyesa na bibilin mo doon. Ngayon ang tanong niyan. Meron ba si pwede, ano 'yan? Ang bearing marami tayong kailangan niyan, oh, meron 'yan, oh. Ah, kahit hindi dito may mabibilan din ang bearing size niyan. Kaso, yung clutch housing natin. Kailangan to ano, kasi dalawang bearing. So, was na kumuga to. Ibig sabihin yung kabila. Kumuga na rin 'yan. Na-damage na rin yung kabila. Kahit hindi siya nadurog, pero ibig sabihin umuga na siya. Eh. So, pag itong side na pinagalitan mo... dalawa pala bearing niya. Oo, oh, so, bilaan niya niya ganun. Oo. Bilaan siya ganun. Mm. Pag nasira to, sisirin, uga-uga siya ganun. Titinsin, uga-uga, inyo rin to. Okay. So, kailangan magkasawa, dalawa. Kahit na hindi pa bisira yung sa kaliwa, kailangan na rin palitan para isahan na. Shit. So, major operation tayo ngayon. Oo nga. Nung huling binuksan natin yan, 80,000 eh, no? Adi. So, 104. Okay na din. Time na rin magpalit ng coolant. Pwede pa. Pwede na kayo, balik yung magkatin. Pinagpag ko kanina yung ano, oil strainer. May mga nakuha rin siyang dumi-dumi. Oil strainer na. Ito, yun na Sir George. Yun. Okay lang ma? Kanina. Abang wala ka. Oo, oh, yun din yun. Ha? Yung bakal na mga ay, kinain, oh, pupunta nyo doon. Kasi bago igopin ang bomba, dadaan nyo sa strainer na yan. So, mag-i-strain sa dyan. Mag-iipon sa dyan, babarasa. Para hindi naman masira yung bomba natin. Yun ang kagandahan ng CBR. Yung kagaya ng iba na gumagamit pa ng oil filter. Parang oil filter din naman ang purpose niya, eh ba? Pero oil strainer ang tawag sa kanya. Kasi pansa kasi sa screen type. Ah, screen type, tapos nililinis lang. Meron lang term na iba, mist type, mist. Pinapalitan din ba yan, Sir George? Hindi, apal lang siya, washable. Linis lang. Washable. So every time na nag-change oil ako kay CBR, nagagastos ko lang dyan, ano lang, 200. Kasi yung oil lang, tapos labor.
baba makina. Stator. Stator mo, okay pa, hindi pa sunog. Usually naman sir, nasabi ni Sir Kalin, nasusunugan ng ganyan yung mga mahiling maglagay ng modification sa mga ilaw eh, no? Papatay ng ilaw mo. Ako, all stock naman ako eh. Ano ang lamang ng dual overhead cam, sir, sa single overhead cam? 4 bulbs. 4 bulbs ang dual. Tapos mas ma... ano yan? Mas mabilis ang acceleration? Kumpara mo sa single. Kasi ang balbula ng single, dalawa lang. Intake, exhaust, dalawa. Pag 4 bulbs, dual cam ka na, apat na yan. Dalawang intake, dalawang exhaust. Kung sa ilong mo, takpa mo isa, anong mangyari? Kapag dalawa, ganito eh. Mas maluwag ang paghinga niya. Paghinga at saka pag higop. Oo, yun ang analogy doon sa 4 valve. Okay pa naman, sir. Yay, saan galing yan? Yan, inalabagsak nila ito. Yan ang yung mga bahay na durog. Ah, yung bahay nung ano, bearing. Shit. Oh no! So yan mga ka-fix it, yung bahay ng bearing. Napunta na dun sa ilalim ng makina. Pinakamaliit. Pag nawala. Kaya nilagay ko sa mag-lead ka ganyan para hindi mawala. Grabe. Lahat ng mga maliit na hindi ko makakita agad, kailangan sa mag-lead nilagay. Buti ka, bisado mo na, ano? Kahit makapikit yan, sir. Kung ako yan, tinitignan ko pa lang. Nalilito na ako eh. Bakit pag matagal mo na rin talagang ginagawa, na-experience talaga, no? Jennings! Ayan na! Ayan na, mga kapiksit! Ayan, kitang-kita po ang bearing durog. Grabe, wala na yung ibang bulita. Saan na napunta yun? Uy! Ayun oh, sir. Diyan na siya. Tsura mo, ano mo? Ayan, yung kapiraso ng... Oh no! Shit. Ayan po mga ka-fix it. So huwag niyo pong papabayaan yung motor niyo sa langis. Ito hindi naman napabayaan sa langis pero dala na rin ang katandaan niya. Bumigay na po yung bearing. Ito yung kabila natin, yung pares niya sa kabila. Ito yung sa kabilang side. Mukhang okay pa naman ang itsura niya, pero papalitan na rin po natin, sabay na po natin. Kasi mag-asawa sila.
kabilaan gamo, kabilaan. So ditong side ang nasira, tapos yung kabilang side. Oh, okay. So pag nasira yung kabila, ganun-ganun siya. So tendency sa kabilang bearing, sisirain niya rin. Mm-hmm. So i-assume natin nasira na talaga yun. Oo. Kasi mahirap naman yung pagdating ng time na tsaka palang bumigay ito, magbubukas na naman tayo ng makina sa halagang 200 piso yung kasi kung anong ikot bearing. Yung kabila, yun din ang ikot ng kabila. Naka-couple silang dalawa eh. Oo. So, anong ikot ng kabila, yun din ang ikot ng kabila. Kung anong tanda ng kabila, yun din tanda ng kabila. Hmm. Yun. Dahil kasi kabila ang bearing sila. Kabila, so, itamay mo na siya. Hmm. Gasket kasi yan. Ah. So magtatanggal tayo ng bearing. Ayun lang yan. Ayan nakapuwi. Ayan mga ka-fix it. Ang dahilan ng pagbaba ng ating makina. Dahil lang dyan. Dahil lang dyan. Halagang 200 pesos. What? Ito rin yung dahilan kung ba't nasira yung housing natin, clutch housing. Oh no! Ayan, turog na. My goodness. Ayan, so mga ka-fix it, ito yung piyesa na nasira. Then, buti merong ano, may stock ngayon si Sir Kaloy na ano, Kaloy Kadoy na bearing. So, ito siya. Ito yung part number niya, genuine Honda bearing. So, 205 lang mga ka-fix it oh. Pero kinailangan natin ibaba yung makina dahil dito sa piyesa na to. So papalitan na rin natin yung asawa niya yung sa kabilang side ito. 215 naman siya. Tapos yung mga gasket na nasira nung binaba natin yung makina, in-overhaul natin. So ito lang gasket na to. Wala tayong stock. Walang stock ni Sir Kaloy. So gagawa na lang ng paraan ni Sir George. Tapos bubuka na yung sa dulo. Oo, oh, bubuka yun doon. Pagbuka, Joseph, yung paginila mo na. Yun. Ganun pala paghila ng bearing. Kasi wala siyang lalabasan sa kabila. Pag wala ka niya, i-weldingin mo. Para may labas mo. Kaya kailangan ano? Kailangan ng special tools. Anong tawag dyan? Siphon. Siphoning. May pagkakataon na ba na paghigop mo, nahigop mo yung gasolina? Hindi. Dapat ipan mo muna. Ah, hihipan lang. Iip ka muna tapos saka ka mong paksyon. Paksyon. Kasi pag diretso ka na, ano, higop, klasya kaya lunok mo agad yun. Paano? Hihipan mo muna yung hose? Hihipan mo muna. Para sigurado na walang nakalunan linya dito na may mga pundo ka. Kasi pag higop mo, pag hindi mo inihipan, inihigop mo agad, di sapol na ka sa bibig mo. Oo nga. Bali, ihip tapos higop. Grabe. Buti alam mo paano ibalik ka ng halo-halo na. Ako malilitan na talaga ako niyan. Nakita niyo mga kapiksil kung gano'ng kagaling na mekaniko to. Tingnan niyo halo-halo yung mga pyesa. Oh. Pero kung ibabalik niya yan ng tama.